Then we apply the ZPP, and then we solve for x. With the first factor, 2x, equated to 0, we divide both sides by 0 to obtain the value of x, which is 0. Sa video na to, pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng undefined versus indeterminate. May dalawa tayong pagtutuunan ng pansin. Yung 2 divided by 0 or yung 2 over 0 at yung 0 divided by 0 or yung 0 over 0. Last October 6, 2020, umani ng Batikos ang isa sa mga episode ng DepEd TV about solving quadratic equation using factoring method. Ito ay matapos mapansin ng isang netizen ang inconsistency sa solution na ipinakita ng DepEd TV. Ito ang small clip about the error sa solution. Then we apply the ZPP and then we solve for x. With the first factor, 2x, equated to 0, we divide both sides by 0 to obtain the value of x, which is 0. With the second factor, x plus 3, equated to 0, we subtract 3 from both sides to obtain the other value of x, which is negative 3. Nag-sorry naman kaagad ang DepEd regarding dito. Sa kabila nito, maraming mga netizen ang sinakyan ng issue at pinuna ang pagkakamali nito. Sa tingin ko, maganda naman ang intention nila to do so. And because of it, naging mas maingat ang DepEd sa pag-QA ng mga episodes na ipinapalabas nila. Marami din akong nakita ng video showing sa the correct solution, which is actually na itama na naman ng DepEd immediately. This video is not about showing the correct solution sa episode na yun, kundi i-highlight ang topic na pumapaloob sa infamous 2 over 0 or 2 divided by 0 at 0 over 0 or 0 divided by 0 na solution na ipinakita nila at i-highlight ang isang unique na katangian ng number na 0. At the very least, mali yung solution na ipinakita ng episode na yon, which is na itama na nga nila at ng ilang netizens. I-explain ko lang briefly kung bakit. Ang layunin is to solve for x. Dapat, hahanap ka ng paraan para matanggal ang 2 at matira ang x. Dividing it by 0 will not just eliminate the numerical coefficient na 2, kundi pati yung x mismo. So the correct solution is to divide it by 2. Okay, so moving on. Kung gusto nyong malaman yung exact na and correct solution para sa problem na yun, you can search it on YouTube at maraming mga videos about that. Sa video na to, pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng undefined versus indeterminate. May dalawa tayong pagtutuunan ng pansin. Yung 2 divided by 0 or yung 2 over 0 at yung 0 divided by 0 or yung 0 over 0. Ito ang ilan sa mga tanong na sasagutin natin. Una, bakit ang 0 over n is equals to 0? Tandaan na ang n na ginagamit natin dito is to signify any number na that is not 0 or non-zero numbers. So, balik tayo dun sa tanong. Number 2, bakit ang n over 0 is equals to undefined? Ano ang ibig sabihin kapag ang isang solution ay undefined? At number 3, bakit ang 0 over 0 is equals to indeterminate? Marami ang nag-iisip na dapat ang 0 over 0 is equals to 1, yamang a number divided by itself is equals to 1. Pero ang totoo, ang sagot dito is indeterminate. Dahil dun sa rules na yon na binabanggit na any a number divided by itself is equals to 1, excluded ang 0 doon. Ang totoong rules nito ay any non-zero number divided by itself is equals to 1. Okay, so moving on. Maraming paraan para masagutin ito at gagamitin natin yung pinakasimpleng paliwanag para ma-determine natin yung reasoning kung bakit nga ba ganito. Alam natin na ang division ay ang inverse o kabaliktaran ng multiplication kung paano ang subtraction ay kabaliktaran ng addition. Kunin nating example ang
8 over 4 or 8 divided by 4 is equals to 2. Paano ko ito isusulat as a multiplication problem? So, 8 over 4 is equals to 2. Then, multiply natin both sides by 4. And the answer would be 8 is equals to 2 times 4. So, ang idea, kukunin natin yung divisor at imumultiply natin yung magkabilang side para makuha natin yung multiplication equivalent ng problem na to. So, based sa idea na to, pwede nating i-convert ang division problem into multiplication and vice versa. Okay, so gamitin natin ang technique na to. Based dito, sagutin natin yung tanong. Yung una, bakit ang 0 over n is equals to 0? So, gamitin natin yung technique. 0 over n or 0 divided by n is equals to blank. Assume natin dito na hindi natin alam na 0 ang sagot. So, 0 is equals to 0 times n. Ano sa tingin nyo, looking at the equation, ano sa tingin nyo ang pwede natin multiply kay n para maging 0 ang sagot? Isang number lang ang naiisip ko, 0. That is why 0 divided by n is equals to 0. Okay, so maliwanag yan. Doon tayo sa number 2. Bakit ang n divided by 0 is equals to undefined? Same technique ang gamitin natin. N divided by 0 is equals to blank. Dito, ina-assume uli natin na hindi natin alam ang sagot sa tanong na n divided by 0. So, multiply natin uli ang equation, both side ng 0. So, n is equals to blank times 0. Looking at the equation again, anong number sa tingin nyo ang pwede nating ilagay doon sa blank kung saan kapag minultiply natin ang sagot ay makukuha natin ang sagot na n? Or to look at it, to simplify, halimbawa, let's replace the value of n ng 2. So, n is equals to blank times 0. Ano sa tingin nyo ang number na pwede nating ilagay na ang magiging sagot pag minultiply natin sa 0 ay 2? Wala. Walang number na pwede mong gamitin. Dahil kahit anong number ang ilagay mo, ang sagot ay laging 0. Kaya, walang posibleng sagot. Yan ang ibig sabihin kapag sinasabi natin na ang solution is undefined. So, number 3 tayo. Bakit ang 0 over 0 ay indeterminate? Gamitin uli natin yung same solution. 0 divided by 0 is equals to blank. Multiply again both sides by 0. So, 0 is equals to 0 times blank. Check again the equation. Ano sa tingin nyo ang number na pwede nating ilagay sa blank na kapag minultiply mo sa 0, ang sagot ay 0? Lahat ng number ay pwede. Diba? Kaya by this, makikita natin na may sagot pero hindi natin ma-determine yung exact na sagot. Yan ang ibig sabihin kapag ang solution is indeterminate. Gagamit ako ng isa pang maganda at simpleng paliwanag. Usually, madalas gamitin ng mga teachers ang pizza para ipaliwanag ang division or ang fraction. Gamitin din natin ito ngayon para ipaliwanag itong problem na to. Sa example, meron tayong isang pizza at merong dalawang tao na gustong maghati sa pizza. Anong gagawin natin? Hahatiin natin ang pizza sa dalawa at ibibigay sa bawat isa ang kalahating ang parte nito. So, sa isang pizza na hinati sa dalawa, ayan ang ibig sabihin ng 1/2. Okay. Kung 0 over 2 naman. Using same logic, walang pizza at merong dalawa na gustong mag-share. Ilan ang makukuha ng bawat isa? Wala. Walang pizza, kaya wala ring hahatiin at walang makukuha ang bawat isa. Okay. Tingnan naman natin yung 2 over 0.
anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, meron tayong dalawang pizza, pero walang gustong kumain o makihati. Paano mo ngayon ito ipapamahagi? Paano mo? Imposible, di ba? Walang may gusto, kaya imposible na ipamahagi mo ito ng pantay kung saan magpapangyari na maubos ang pizza. Imposible yan. Yan ang undefined, walang solusyon. Pag-isipan naman natin yung ibig sabihin ng 0 over 0. Ibig sabihin nito, walang pizza at walang may gusto sa pizza. Paano natin maipapamahagi o mauubos ang walang pizza? Kung isipin natin ito, posible yan. Pero hindi natin alam kung paano ito gagawin ng isa. Lahat ng sagot ay posible. Depende sa kung sino ang sumasagot. Meaning, pwede niyang sabihin na, ay, papamahagi ko ito ng isa kada wala, o 100 kada isa. Pero dito, hindi natin matutuko yung eksaktong sagot. Nakadepende yan sa kung sino yung sumasagot. Yan naman ang tinutukoy na indeterminate. Meron siyang sagot, pero hindi natin ma-determine ano yung eksaktong sagot.